Yan, what's up mga kalitsyon? Good morning po. Wala pong pa-schedule sa atin magpaluto ngayon. Kaya mamasyal muna tayo. Yan mga brother, inaabot talaga tayo ng ulan dito na tayo sa farm. Yan yung mga itik, kaya itik ba ito mga pato? Yan mamaya tutur ko kayo dun sa baba, ito bahay ng tita ko, doon kanina yung bahay ng lolo ko sa kabila. Ngayon, magluto muna tayo ng binili natin kanina sa may palengke. Nadaanan natin bago tayo mamasyal mamaya. Ngayon, pag uminit, baka bago umuwi, mga gintising muna tayo saglit. Okay. Yan, mga ka fishing, di tayo natuloy doon sa dagat kay tanghali na. Yan, tanghali na kasi. Tsaka baka maalo na doon. Sabi rin ng uncle ko na
nagla-lobster. Dito na lang tayo sa ano, sa farm. Magdalag hunting ulit tayo. Dala natin gamit 'to. Try natin 'tong mga lure na pangtabang. Yan, hindi ko pa rito nasubukan eh. Baka makadali. Hindi. Alright. Hindi ko na dinala yung sakyan natin para maglakad na lang tayo. Mapalipat-lipat tayo ng area. Yan. Try natin to pang tabang tsaka ito. Medyo madulas yung daan, pabuluso kasi ito. Yan, maganda dito. Yan, gusto nyo lumangap ng sariwang hangin, yan dito. Malayo tayo sa bayan. Press na press ang hangin. Ayun si ano, si parang Edgar, tao ni Lolo. Edgar! Edgar! Magkawil ako! Kaya nga. Ganda dito, magka-fishing kay may dam dito eh, pero doon tayo sa unahan muna sa area ng uncle ko, may malaking lawa doon. Malalaki talaga yung isda doon, dalag o hito. Sana makachamba. First time siguro ng mga isda makakita ng ganitong lure dito. Hi! Yan, mababait yung mga tao dito eh. Tapos lang ng ulan, kaya maputik daanan. Medyo malayo-layo pa. Dito yung outlet to, galing dam ito. Yan, tour ko na rin kayo dito, kalamansian ng lolo ko. Yan. Dito yung entrance ng mga taniman ng kalamansi. O, almost 2 hectares ang sukat niyan. Wow! Daan na tayo dyan, maya pagpauwi tayo. Tulay dati dito, na-wash out ng ano? Na-wash out ng baha. Dati dito yan oh, ang tulay. Kalagay. Yan oh. Galing dam yung tubig kasi. Yan, nidya po yung dam sa taas. Try tayo dito maya pagpawi na. Mag-agis tayo dyan. Exercise, exercise sa putikan. Standby, standby sa looban. Barkada, ito ang number one sa lungkot. Yan, dito tayo daan sa shortcut. Dito tayo tinuro eh. May mga predator dito, mabayawak ah.
Uy, putik. Uy, lalim. Uy. May daanan siguro ng kalaboto. Ay, malalim yung gitna. Dulas. Oops. Upya. Ayun. Doon na. May kubo-kubo. Ayan. Lapit na tayo. Daming ibon, no? Mga tagak, migratory birds. Yun, dito na tayo. Yung sabi ni Uncle Romeo, kubo niya sakto to, walang masyadong masabitan. Makapag-cast tayo ito, maganda. Set up lang muna tayo. Ito yung kubo po ni Uncle. Sarap matulog dito, ah. Oh, yeah. Yan, dito po tayo mag-agis. Yan. Malapad-lapad dito, oh. Ang ganda, no? Yan, oh. Makamakadali pa tayo ng palos dito. Yan. Set up muna tayo. Yan, try po natin to. Nabili natin sa Lazada. Tagal na to sa akin. Hindi ko pa natatry. Subok natin. Agis. Ito muna tayo. Sa walang masabitan masyado. Okay, first cast, dandaan lang. Oop, baka malumpas. Wala. Let.
tiyaga-tiyaga lang. Manutis din yan ng dalag or kung ano mang isda dyan. Sa talim ng hook nito eh. Pag inaway niya yan, tuda siya dyan. Bagal siguro yun talaga, hindi niya mahabol. Daanan natin. May kawil dito. May pagong na nahuli. Ayan o. Kailan patay na. Ayan o, sabitan siya. I-rescue sana natin, kailan patay na. Yun, master, may tumira. Hindi tayo na zero. Hindi siya makawala dito. Ayan o. Malaking hook nito. Uy, kawala. Shit. Sayang. Kawala. Ulit. Sinadali ng gusto. Ginapuruhan. Dito lang pala sila sa mga tabi-tabi. Sayang malaki sana yun. Nasaktan na yun, hindi na uulit yun. Ay, tiyaga-tiyaga lang. Meron pa yan. Sayang yun
Yun. Dali, katulon. Putit. Katalon. Ano ba yan? Laki sana. Ulit, ulit, ulit. Masyado mabilis yata yung retrieve natin. Hinahabol. Kadalawang bitaw na tayo ah. Talim naman yung hook. Hindi lang na-hook na maayos. Lang. Ganda lang. Sumbong na yun ah, dalawa na pa man. Gilid lang sila banda eh. Nandahan natin. Hindi sayang yung paghagis. Parang palaka lang. Lapit tayo.
Yun, hanggang dulo. Tindahan lang natin. Sinibad kanina eh. Hindi tinamaan eh. Okay na yun. Mga master, kahit wala tayong mahuli, at least nakita natin na ina-attract sila sa ganitong ano, lure. Yung una sumabit eh. Pagsibad niya, pumunta agad siya doon sa gilid, pulupot sa damo. Isa naman, pag talon, hindi naman sumabit na maayos. Try natin mamaya isa, yung pang ilalim naman, na lure. Parang papait ang style. Dito sila sa ilalim ng mga puno, kaya lang mahirap na, baka sumabit yung lure na natin. Nako. 200 plus dito. Lipat tayo, lipat. Palit tayo ng lure. Baka ito tirahin din nila. Try lang natin. Balik tayo doon sa dulo. Try natin ito isang lure din. Baka trip din nila ito. Ito naman lumulubog ito sa ilalim. Yung kanina nasa floater kasi yun. Try natin ito. Try natin. Papait lure. Ganda lumingoy, lumangoy oh. Parang isda talaga siya. Lima lang, baka may masabitan sa ilalim. Oop, yun oh. Talim kasi ng hook nito talaga. Sasabit talaga to. Agi sulit. Baka hindi rin makita ng isda kay. Malabo yung tubig. Problema na isda yan. Ganda niya lumangoy. Parang isda talaga.
gandahan ng retrieve natin. Hindi naman siya lulubog eh. Tingin ko malalim naman ito. Hindi siya sasabit sa baba. Yan, napiltisa po natin yung isa, yung floater natin, floating low. Muntik lang ng isa na nahuli na yun, sumabit, nakawala. Pati isa, na-unhook siya, hindi masyadong nasabitan. Okay, lipat tayo, may ibang spot pa dito. Try natin, kung mamaya, bago tayo umuwi, punta tayo doon sa may malapit sa dagat. Try natin ito. Ayan, akit na po tayo mga ka-fishing. At least, try natin yung lure natin kung attractive sa mga freshwater na isda. Yun, dalawang unhook lang tayo sa dalag. Yan yung isa, hindi masyado attractive eh. Maganda dito, patukba siguro. Yan, hapon ilagay ulit. Then, sa umaga pandawin. Kaya lang uwi na tayo mamaya eh. Bali next time dito tayo matulog. Try natin yun. Ganda pa naman oh, spot ito. Yan. Okay. May kung may time, daan tayo dun sa may dagat. Try natin to. Alright.